Good morning mga kabaro, kumusta kayong lahat? Dyan, it's been a while, sobrang tagal bago nakapag video ulit, bago nakapag vlog ulit. Kasi nandito kami ngayon sa China guys, nasa dry dock kami and sobrang busy talaga. As in, first time ko mag dry dock ngayon and sobrang busy. Yung duty ko ay 6 to 12, yan, 6-6 kami dito, ako nasa 6 to 12 ako. And then after duty, wala, sobrang pagod kaya tulog talaga. Tapos sa trabaho naman, hindi makapag-video guys kasi syempre busy, tapos madalian talaga yung mga trabaho. And ngayon, pang ilang araw na namin ngayon? Pang 22nd day na namin ngayon, 22 days na kami dito ngayon. At medyo nakaluwag-luwag na kasi yan, yung halos yung trabaho ay yung painting na lang sa hal, no? Tapos mga konting katuka na lang dito sa deck. Kaya yan, nakapag-video ako ngayon. And ngayon, duty ko na naman. Tapos nag-rounds ako ngayon, nag-check ako kung mayroong mga ninakaw na gamit kasi medyo marami-rami talaga yung mga magnanakaw dito guys. Chine-check ko yung mga pwedeng manakaw, no? Yung mga brass dito, yung mga bronze na pwede nilang manakaw, mga tanso. Yan, tulad nito, chine-check ko, hindi kasi namin tinanggal eh. Yan, yan mga ganyan. Tinatanggal nila yan guys, tapos ninanakaw nila. Tapos kung ano pang panga pwede dyan, pwedeng manakaw. Tapos yan, rounds lang, tingin-tingin kung okay naman lahat. Tapos after ko mag-rounds ay punta na ako sa trabaho, kung ano man yung job order sa akin ni Chief Officer. So, yan guys, itong vlog na to, well, hindi to yung mga vlog na parang mga cinematic na sobrang lulupit nung pagka-edit, hindi. Nandito pa naman ako sa barko, so hindi ako makabuelo talaga sa pag-vlog. So naisip ko na lang na gumawa ng vlog na yung, alam niyo, yung parang raw vlog lang, cut-cut lang ng mga video. Yung anchor chain kasi namin ay, ayun, inaria lahat. Ay, hindi naman lahat, merong natirang isang link dyan. So it's a perfect time para mapakita sa inyo yung bitter end, no? Tapos yung anchor chain locker. So papakita ko yun sa inyo. Para at least kung magsisiman kayo, magkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura doon sa loob. Kaya tara, tingnan natin yung bitter end tapos yung anchor chain locker na walang laman. Let's go! Yan guys, ito na ako sa Bosong Store. I mean, pasok tayo ng Bosong Store. Ayan. Meron akong special na dala na pangbukas. Kasi nakalock yan guys. Ayan, meron ng padlock, meron pang malupit na pang malakas ang lock. Kasi marami nga magnanakaw. Ayan, meron kaming special T-wrench. Ayan. I-salpak mo lang dyan, no? Yun. Isa natin yan. Malupit yun sila eh. Malupit yung mga chick ko eh. Malupit sa nakawan. Ayan, yan yung mga ano guys. Ito yung tinanggal kahapon. Yan yung mga dumi sa loob ng anchor chain locker. Ayan, dami yan. Yan, sa pabor lang yan. Yung sa stabor, nandun din, nakahiwalay. Yan, so yung anchor chain ngayon, malinis ngayon yung anchor chain, so masisilip natin. Papakita ko rin sa inyo yung bitter end para at least may idea kayo kung ano yung bitter end na tinatawag. Let's go. Can... Yan, ito yung Bosong Store guys. Sumunan natin yan. Yan, so dito yung trabaho kahapon. Nag-monitor ako sa mga chikwa habang nililinisan nila. Ito yung anchor chain locker guys. Yan. Di ba? Ito yung anchor chain locker. Ito yung port side. At ito guys yung bitter end. Ito yung tinatawag na bitter end. Yan. Ito yung nasa labas. Okay? At ito yung papaluin mo para ma-release yung bitter end. So bago natin i-discuss yan, tingnan nyo muna sa loob, di ba? So, buksan natin ito. Oop! Ay! Ano? Tingnan muna natin! Natin. Yun! Nako! Walang ilaw! Walang ilaw. Kuha tayo ng ilaw, syempre. Kasi mapakita ko sa inyo, di ba? Kuha tayo ng ilaw. Meron din yung cargo light dito. Yan. Yan. Lawi! Yun. Let's go, guys.
Let's go, guys. So, ito guys, yung chain locker. So, ito. Yun. Bagong linis din dun sa baba. Tapos, yan. Ito yung anchor chain namin, guys. Eh, papunta siya dun. Hanggang sa taas, sa bukana niya. Yeah, di ba? So, kapag inariya or kapag binira na yung angkla, anchor chain, huhulog yung anchor chain dyan, papunta dun. Hanggang sa ma-store siya dyan, may ipon siya dyan, no? Di ba? So, ano yung bitter end? Ayun yung bitter end, guys. Nakikita nyo ba yung parang pin sa, ano? Pin sa gitna ng butas na yun, di ba? May parang pin dun, ayan. So, kapag yung bitter end, inalis mo, kapag inalis mo yan, whoop! Siyempre, marirelease yung anchor chain na yun. So, mauubos lahat ng anchor chain, di ba? Yan, so, yung bitter end, explain natin yung bitter end, no? Ito yung bitter end, guys. Ayan, ha. Tingnan mo yung itsura. Ayan. Kapag nakikita kayo nyan, yan yung bitter end. Alright, tapos, usually, merong ano dito, merong maso or yung sledgehammer. Ito na yung hammer, guys. Naputol. Sa sobrang tigas. Di ba? Naputol, guys. Papalitan namin yan. So, ito yung bitter end. So, paano to i-release? Una ay, meron ditong pin, ayan, may pin dyan, may pin, tatanggalin natin yan. Pagkatanggal, syempre, free na siya, pwede na itong pukpukin hanggang sa ma-release yan. Diba? So, para saan yung bitter end? Ito guys, in case of emergency, halimbawa, naka-angkla tayo, tapos nagkaroon ng bad weather. Sa hindi inaasahang pangyayari, nasira yung hydraulic natin, hindi natin ma-hivap yung angkla natin. Tapos, wala, kailangan na talaga natin umalis o kailangan natin gumalaw. Eh, hindi nga, sira yung hydraulic natin, hindi natin mabira pataas ulit yung angkla natin. Kailangan natin i-let go completely yung angkla, di ba? Including, syempre, dapat ubusin yung anchor chain. Kapag naka-engage to, hindi mauubos yung anchor chain kasi syempre nga meron nagpipigil sa kanya. So, yan. Kailangan natin i-release yung bitter end, tanggalin to para completely mapakawala yung angkla natin. So, iwan na sa dagat yung angkla. Bale, yan. Meron na kasing accident guys na barkong yan, naka-angkla tapos nagkaroon ng bad weather hanggang sa yun, hindi nila nabira yung angkla dahil sira yung hydraulic. Tapos napadpad sila, na-ground, nabali. Nabali yung barko guys, tapos syempre meron mga namatay. So, from that point on, yan, ginawa nila ng bitter end. Ito na yung resulta ng incident na yun. After that incident, nagkaroon na ng bitter end. Kaya, kapag nagkaroon ng sitwasyon na ganun, ay, yan, pwede nang ma-release yung angkla completely, no? So, yan guys, yan yung bitter end. Ito kung paano siya tanggalin. Napaka-simple lang naman. Tanggalin yung pin, ito. Tanggalin yung pin na to. Tapos, kunin yung sledgehammer dito. Pero, ayun na, naputol. Tapos, pukpukin lang to. Ayan, may araw naman siya, no? Pukpukin papunta dyan. Pang hanggang sa ma-release yan. Yan. Matigas yan guys. Napakatigas yan. Layalay talaga yung bayag nyo dyan. Yan, ubusin yung lakas nyo dyan kapag pinukpok yan. Pero in case of emergency, syempre yung adrenaline mo rin naman eh. No? So yan. So pakita ko ulit sa inyo. Pakita ko ulit sa inyo yung bitter end. Dito sa loob ng anchor chain. Ayan, di ba? So ayun. Ayun yung parang pin niya, yung bitter end. Ayan. Tapos kung nakikita nyo, no? Yan yung sa parang isang part pa ng anchor chain, nakasuksok dyan yung ano, pin. So kapag pinalo nyo dun sa labas pa, ano, pinalo nyo sa labas, syempre matatanggal yung pin. So syempre, kapag natanggal yung pin, yung pumipigil sa kanya, marirelease yung anchor chain. So kapag inarya mo, i-let go mo, tuloy-tuloy na papunta sa taas. So yan, in case of emergency. So yan yung anchor chain locker, and dyan ini-store or dyan napupundo, tama ba? Yan, dyan na iipon yung anchor chain. Dyan nakatira yung anchor chain natin. So, yan guys, yun lang naman. Gusto ko lang sa inyo ipakita sa inyo dahil nag-grounds ako. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung anchor chain locker tapos yung bitter end. Kung para saan yung bitter end at kung paano dinidisengage yung bitter end. No? So, yun lang naman. Gusto ko lang yung i-share sa inyo. Quick vlog lang. Sana meron akong na-share kahit konti sa inyo. Lalo na sa mga future seafarers natin dyan. Ayan. Yan yung bitter end, guys. So,
Paano yan mga men? Dito lang tapusin tong short vlog na to kung pinanood nyo man hanggang suli. Maraming salamat. It's been a while. Matagal-tagal din since the last time na nakapag-vlog ako kasi nasa Drydar kami. Sobrang busy talaga. And ngayon, medyo nakabelo ng konti. No? So, konti na lang. Siguro 4 days, 5 days, sail out na kami. And malapit na matapos yung kontrata ko. Yes, so uwi na. I can't wait to go home, guys. Yan, sobrang nga. Mag-vlog tayo na mag-vlog pag pauwi na. No? So, ngayon, syempre, kung napadpad ka dito tapos hindi ka pa nakasubscribe, baka pwede pa subscribe naman. Baka gusto nyo kong tulungan maabot yung 1,000 subscribers. Malapit na, guys. So, yan, sa solid 700 subscribers ko, maraming salamat. Pag-uwi ko, magpapag-giveaway ako ng Rap TV t-shirt. So, abangan nyo yan. So, yun na. Ito na tapos itong vlog na to kasi may job order pa ako, tatrabaho na ako. So paano yung mga men, safe seas, fair winds, and good vibes lang talaga palagi kapag nandito sa barko eh. No? So, yan guys, this is your boy Rap TV, and I'll see you on the next one. Peace!